Good day mga ka-cooking! Magluluto po tayo ngayon ng garlic butter fish. Tanigi po ang ginamit ko fish dito, pero pwede po natin gamitin kahit anong klase ng slice na fish like salmon or yung iba pa. Sinison ko lang po ito ng salt and pepper at pwede natin naman pong gamitin ang magic na alam niyo na. Then, butter po na 1/3 po ng whole na butter ang ginamit ko dito, yung classic na dairy cream, and then garlic na 5 to 7 loves of garlic po, hiniwa ko lang po siya ng maliliit. Ito po ang gagamitin po nating mga ingredients: olive oil, salt and pepper po na for ating fish po. Magpapainit lang po ako ng olive oil, around 1 tablespoon po. Gigisa ko lang po ang ating garlic in low flame, dahil alam po naman natin na napakabilis lang po ng maluto ng ating garlic, kaya low flame lang para hindi siya masunog at hindi siya maging mapait. Habang niluluto po natin siya, bantayan lang po natin. Then pag medyo mainit na po ang ating mantika, which is yung olive oil, idalagay na po natin ang ating olive oil para ituloy ang pagluluto po sa ating garlic, para sa ating garlic butter sauce. Bantayan lang po natin ang ating pagluluto ng ating garlic. Check po lagi natin, dahil once po na masunog po ito, medyo magiging mapait ang lasa niya. Kaya ako, binabantayan ko po siyang mabuti. And then, pag nakita po natin na medyo nagbabrown na po or light brown na po ang ating garlic, pwede na po nating patayin ang apoy. At i-transfer po ito sa ating bowl and then i-set aside. Yung tagal naman po na nasa bowl siya, medyo maluluto na rin po ang ating garlic at medyo mag-crispy po siya. Pero lighter pa ang color niya. Then i-set aside lang po natin ang ating butter garlic sauce. Gagamitin po natin siya once na maluto na po at ma-fry natin ang ating fish. Next po is ipa-fry na po natin ang ating tatlong pirasong slice na fish, which is tanigi po ang ating ginamit. So pagluluto ko po ng fish na ganito, ang fina-fry ko lang po siya in low to medium heat for around 1 to 2 minutes po. Fini-flip ko siya. And then ganun din po sa kabilang side. Nasa sa atin naman po kung ano gusto po natin pagkakaluto ng ating fish. Yung iba kasi gusto medyo malutong. Ako yung tama lang, yung malambot. And then, kinocoveran ko rin to para medyo mag-moist. At medyo mas malambot at mas evenly ang pagkakaluto ng ating fish. Ipagpatuloy lang po natin ang ating pagluluto. Ang fish po na to is healthy na, medyo mas okay pa po sa ating kalusugan. Lalo na sa ating mga magulang, na mga senior citizen na. Yan, so sure ko na magugustuhan nila itong ating luluto nito. Tatlong piraso lang po yung niluto ko, dahil dalawa lang naman kami ng wife ko ang nakakain ito. Continue lang po tayo sa pagluluto, at pag nakita po natin na medyo nag-brown na siya, pwede na po natin siyang i-set aside po ulit or ilagay na po natin sa ating serving plate para lagyan po ng ating butter garlic sauce. At by this time po, medyo brown, nag-brown na po ang ating fish. Pwede na po natin siya i-transfer po sa ating serving plate. Habang tinatransfer ko po ito sa ating serving plate, mukhang mas sabik pa po yung aming pet na si Yeager.
kapapanganak po niya pala po, meron siyang 7 puppies po. Sa mga gustong magpa-reserve, message nyo lang po ako. Meron pa po kami available po na 3 male puppies and 1 female puppies po. Ayan, nalagyan ko na po ng garlic butter sauce ang ating fish and ready na po siya. Ito po ang ating garlic butter fish po. Maraming salamat mga ka-cooking. Sa uulitin.